Bago natin simula ng kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong Warrior members ko na sina Joven Gaming, Rier Wookie, Ralph Anthony Reyes, Dre Espinosa, at sa mga nag-renew ng badge na sina Don Guerzon, Jeramel Palco, Lester Malabarbas, Nini Nazarea, Dangerous Recudo Tayer, Naifa Yu Asta, Angelica Maman, Simon Gabriel, Kathy Kunanan, Louis Henson, Gemma De Jesus, Margie Favor, at kay Rica Poche. Maraming maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isang ermitaño na nakapagkwento sa isa sa mga kapatid ng lola ko na itago na lang natin sa pangalang Mateo. Taong 1967, Mandaon, Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa Mandaon nakatira itong lola ko. Isang sitio sa Mandaon na kung tawagin ay Batongan. Ang Batongan ay kilalang kilala sa amin dahil sa bundok nito na napakatatarik. Meron din itong kuweba sa paanan at pag pumasok ka dito ay bubungad sa iyo ang mga nagsisigandahang batong inukit ng kalikasan. Napakalamig ng simoy ng hangin sa loob ng kuwebang iyon at animoy, ang mismong bundok ng Batongan ay nakatayo na walang pundasyon sa loob nito. Halos umabot na kasi sa pinakatuktok din ng bundok ang taas ng kuwebang iyon. May mga lagusan din dito na daanan upang makarating ka sa itaas. Napakatarik kasi ng daanan sa mismong labas ng kuweba at kailangan mong sumabit-sabit sa mga punong nabubuhay sa bundok na iyon. Tiwala sa sarili at lakas ng loob ang pangunahin mong dapat dalhin kapag ikaw ay mamamanata doon. Sa kadahilan ng dapat handa ka sa anumang maaaring mangyari kung susubukan mong umakyat sa Batongan. Napakadelikado ng bundok na ito na parabang gumagawa ka ng delikadong ganap sa pelikula. Isipin nyo, bago ka tuluyang maakyat dito, kailangan mong apakan ang napakaliit na katawan ng puno upang makarating ka sa tuktok. Kung bibigay ang punong naapakan mo, ay tsak kamatayan ang sasalubong sa'yo. Dahil sa ilalim mismo ng punong inaapakan mo, ay ang napakatarik na bangin at mga nagsisilakihang bato sa ilalim. Pag nahulog ka doon, huwag ka nang umasang mabubuhay ka pa. Pero kahit ganyan ang bundok ng Batongan, ay dinarayo pa rin yan magpahanggang sa ngayon. Sabi-sabi din noon na may nakatirang engkanto sa mismong bundok na yon. Mapakasalukuyang panahon, ay ramdam pa rin ng mga may karga ang presensya ng mga nilalang dito sa tuwing sila ay pupunta. Nasa kolehiyo pa nito ang lola ko at papasapit na ang bakasyon nung mga araw ding yon. Isang araw, merong dayong ermitaño sa kanilang lugar. Naghahanap yon ng pwedeng upahang bahay hanggang sa matapos ang mahal na araw. Bilang may paupahang bahay yung nanay ng lola ko nung mga panahong yon, doon nga tumira itong ermitaño. Maayos naman ang itsura ng ermitanyong yon at napakagalang. Dalawang linggo lang po sana akong mananatili sa inyo. Wika ni Mateo. Ah, o sige,
Pero tutulong ka minsan sa mga ginagawa namin dito, ha? Wika ng tatay ng lola ko. Maayos din ang itsura nito at kapansin-pansin din ang nagsisilakihang kwintas nito. Mahaba ang buhok nitong kulay abo at meron itong maamong mukha. Nagkakilala sila ng lola ko dahil sa napakatulungin itong tao. Yung makita ka lang na merong dalang mabigat magpipresenta na ito na siya na ang magbubuhat ng mga dalamong yon. Nasa edad 50 na itong ermitaño nung mga oras na yon. Minsan, nakakasabay ng nanay ng lola ko itong kumain doon mismo sa hapagkainan nila. Palakwento itong ermitanyong si Mateo tungkol sa mga karanasan niya sa buhay. Kung saan saang lupalop na rin siya pumupunta upang mangalap ng mga ugat na ginagawa niyang gamot ng may mga karamdaman. Naghahanap rin ito ng mga lunas na gawa mismo ng kalikasan sa mga malulubhang uri ng karamdaman. Napili niyang pangalapan ang batongan ng kanyang mga halamang gamot dahil noong nasa Bicol pa lang siya ay marami ng sabi-sabi tungkol sa bundok na yon. Kesyo, maraming mga halamang panlunas ang matatagpuan dito at kung ano-ano pa. Dito din kumukuha ang mga estudyante ng Masbate National Agricultural School, MNAS, ng mga pampataba nila sa kanilang mga proyektong pananim. Ang kinukuha nilang uri ng pataba ay tinatawag na guano. Isa itong etchas ng mga hayop sa loob ng kuweba at napakabisang pampataba sa mga halaman. Lalong-lalo na sa mga pananim na gulay. Kaya kahit hindi mahal na araw nitong mga panahong ito, ay pinapasok talaga yon ng mga estudyante. Pero syempre, meron din itong patnubay galing sa tagapangalaga ng bundok. Ayon kay Lola, ang loob ng batongan dati ay napakaganda at masasabi ko mismong buhay na buhay ito dahil may mga tumutubong mga halaman sa looban mismo ng kuweba at meron itong maliit na parang paliguan. Meron pa itong tubig noong mga panahong ito. Di kagaya ngayon na medyo madumi na dahil sa pangingialam ng mga tao. Tumagal ng 2 linggo itong si Mateo sa bahay ng lola ko. Nakatulong na din yon sa kanila kahit papaano sa mga gawaing panlalaki. Kagaya ng paggawa ng mga bakod ng bahay at pagtitiak ng kahoy. Ang pagtiak ay ang proseso ng paghati ng mga kahoy na natuyo na upang gawing panggatong. Ginagamitan din ito ng palakol. Mahirap magtiak dahil sa napakabigat ng palakol at sasabayan pa ito ng tigas ng kahoy. Mabiyak mo nga ang isang buong kahoy ay tiyak ding. Mamamaga naman ang iyong mga kamay. Isang linggo ang lumipas at sumapit na nga ang mahal na araw. Itong si Mateo ay tutungo sa bundok nang mga magbabandang 3:00 pa lang ng hapon. Napakadami kasing tao ang umaakyat doon sa tuwing umaga. Di naman alintana ni Mateo na baka maubusan siya ng mga hahanapin niyang ugat ng halamang panlunas. Naniniwala kasi itong si Mateo na hindi nauubos ang mga halamang panlunas sa mga bundok na tinitirhan ng engkanto. Parang agimat din kasi ang mga yon. Kung para sa'yo, talagang lilitaw at magpapakita yon. Kahit sa batong walang lupa, ay uusli ang halamang hinahanap mo kapag ikaw ay ginabayan ng mga nilalang dito. Sumapit na nga ang 3:00 ng hapon at tumungo na itong si Mateo sa lugar na yon.
bago niya marating ang bundok ng Batongan, ay dadaanan na muna niya ang napakalawak na palayan. Maniwala kayo o hindi, ang bundok ng Batongan ay animoy, isang batong malaki na umusli sa gitna ng napakapatag na lugar. Wala na yung katabing bundok at tanging nagsosolo lang talaga ito doon. Lumipas pa ang ilang minuto. Narating na ito ni Mateo. Malapit lang kasi ang bahay ng nanay ng lola ko doon. Napakainit naman, oh. Wika ni Mateo sa kanyang sarili. Meron itong daladalang sisidlan ng mga makukuha niyang halaman. Pagkarating niya sa paanan, bumungad ang napakagandang itsura ng lagusan ng yungib doon. Napakaraming lumot nito sa lahat ng parte ng bato doon, kaya nagkukulay berde na ang lagusan. Pagpasok niya rito, bumungad sa kanya ang napakalamig na simoy ng hangin. Matapos yan, sinabayan yon ng animoy, nagsisipulang mga tao. Nasa loob ng kuweba yon ayon kay Mateo. Maliban pa dyan, ay ang pagpalakpak ng maraming tao sa loob nito. Pero wala siyang naaaninag na tao doon. Hanggang sa kinusot niya ang kanyang mga mata at bumungad kay Mateo ang mga gamit pangkasal na nakasampay sa loob ng kuweba. Nagsisikinangan ang mga yon at napakaganda ng tela ng pagkakagawa nito. Nilapitan yon ni Mateo at meron siyang nasagi na isang mesa paglapit na paglapit niya rito. Nagulantang siya sa kanyang mga nakita dahil ang mesang nasagi niya ay purong ginto na napakaraming nakaukit dito. Isang minuto ang tinagal noon bago ito naglaho. Ayon kay Mateo, ang mesang yon at merong nakaukit na mga simbolo, kagaya ng araw, buwan, tao na animoy may sungay tapos may pakpak, mga halaman at punong kahoy. Manghang-mangha si Mateo sa kanyang nasaksihan at laglag talaga ang mga mata nito dahil sa sobrang mangha sa kanyang mga nasisilayan. Paghawak ni Mateo sa damit na pangkasal, ay para bang dumudulas lang ang kanyang kamay sa telang yon. Napakagandang tela na nakalutang sa hangin. Mapagkakamalan mong nakasabit yon kapag malayo. Pero kapag nilapitan mo, ay nakalitaw pala ang mga gamit na yon. Napakarami din niyang nakitang mga gamit, pagkain at kung ano-ano pa. Ayon sa mga matatanda, ang mga ganitong gawain ng engkanto sa amin ay normal na lamang dahil sa sumusubaybay ang mga ito sa kahit na anong selebrasyon na ginagawa ng mga tao. Tila ba ginagaya rin nila ang kanilang nasasaksihan sa ating mundong ginagalawan. Ilang minuto pa ang lumipas. Nag-iba na ang kuwebang yon sa paningin ni Mateo. Halos baliktarin na niya ang kanyang pantalon upang makaalis lang sa kuwebang yon. Pero nakakapagtakang hindi niya mahanap ang lagusan papalabas kahit tinahak na niya ang daan pabalik kung saan siya nang galing. Tila ba naglalakad na itong si Mateo sa kawalan. Nang mawala ang lahat ng nakita niyang gamit,
ay nawala rin ang liwanag sa labas ng kuweba. Napakadilim sa kuwebang yon. At palakad-lakad lang itong si Mateo doon sa loob. Kahit sumigaw siya sa loob ng kuweba ng napakalakas, ay wala siyang naririnig na alingaw-ngaw ng boses niya. Diba, kapag sumigaw ka sa loob ng kuweba, may maririnig kang alingaw-ngaw o echo? Pero doon sa kuwebang pinasukan ni Mateo, wala. Ilang minutong paglalakad pa nitong si Mateo, bumungad sa kanya ang napakahabang tuwid na kalsada. Biglang lumiwanag sa kanyang kinaroroonan nung mga oras na yon. Wala siyang ibang pagpipilian, kundi tahakin ang mismong daan. Naglalakbay na nga itong si Mateo sa lugar na yon at marami na siyang napapansin. Ayon kay Mateo, ang nakikita niya noong tinatahak niya ay ang lugar na napakaraming mga hayop na ginto ang mga balat. Purong ginto ang mga yon at buhay na buhay. Kahit ang mga halaman sa lugar na yon ay animoy, nagsasayaw na tila ba may buhay ang mga ito. Lahat ng klase ng halamang gamot na hinahanap niya, doon niya nakita. Kahit ang mga halamang doon niya palang unang nasaksihan, ay hindi niya ito pinalagpas ng pagkuha. Habang tinatahak ni Mateo ang daang yon, ay kuha siya ng kuha ng mga gamot. Sa isip-isip niya, bahala na. Kung makauwi man ay maraming salamat. Pero kung hindi, salamat pa rin dahil nakita ko ang mga hinahanap ko. Patuloy lang itong si Mateo sa pagkuha ng mga halamang gamot na kanyang kailangan. Yung mga hayop ay hindi niya pinapansin. Sa paglalakad nitong si Mateo ay may isang halaman na gustong gusto niyang kunin. Kaso lang, binabantayan yon ng gintong toro na animoy pag lumapit ka rito ay susuwagin ka talaga. Nakabantay ang dalawang toro, kaliwat kanan sa halamang yon. Ang itsura ng halamang nakita ni Mateo ay isang bulaklak na napakaganda. Doon niya lang ito nakita at ginintuan din ang kulay nito. Natatangi sa mga kinuha niyang halaman ang bulaklak na yon. Ilang minuto niya ring hinintay ang mga toro na umalis dito. Pero kahit paggalaw ng isang paa nito, ay hindi niya naramdaman. Kaya ang ginawa niya, hinayaan na lang niya ang bulaklak na yon. Lakad ng lakad itong si Mateo at punong-puno na nga ang kanyang daladalang sisidlan. Kaya ang ginawa niya, binilisan niya ang lakad niya upang marating ang dulo ng daan kung sakali mang meron. Awa naman ng Diyos, narating niya ang dulo ng lagusan. Kitang-kita na niya ang liwanag ng araw, kaya wala na siyang sinayang na oras at tumakbo na nga ito. Pero habang tumatakbo itong si Mateo, ay napapaisip siya ng, "Teka, di ba hapon ako pumasok? Bakit? Parang umaga na ata." Paglabas niya, dito ay nagulantang si Mateo sa kanyang nasaksihan. Maniwala kayo o hindi, paglabas ni Mateo sa lagusan, ay nakabalik siya sa lugar kung saan siya isinilang. Halos hindi makapaniwala itong si Mateo dahil sa nangyari. Yung mga dala niyang halaman ay nandun pa rin sa sisidlan.
Hinanap agad ni Mateo ang bahay ng mga magulang niya at nadatnan niya itong wala nang nakatira. Matagal na kasi silang umalis sa lugar na yon. Habang papaalis itong si Mateo, sinipat niya ang nilabasan niyang lagusan. Pagtingin niya rito, ay isa yung gubat na napakadilim ayon sa kanya. Hanggang sa nakarating siya sa nayon ng lugar na yon. Ale, nasaang taon ho tayo? Tanong ni Mateo sa nagtitinda. Ha? Iho, 1969. Di ka ba marunong tumingin ng kalendaryo? Wika ng nagtitinda. Ha? Gulat na gulat itong si Mateo. Dahil 2 taon na pala ang nakakalipas magmula nung makapasok siya sa kuwebang yun. Pero ang matindi sa 2 taong yun ay hindi kumain itong si Mateo. 2 taon din pala siyang palakad-lakad sa napakatuwid na daang yun. Halos inisip na nito na baliw na siya dahil sa kanyang mga narinig. Hindi na kasi tinatanggap ng utak niya na totoo ang mga sinasabi sa kanya ng tinderang yon. Kaya ang ginawa ni Mateo, ginamit niya ang perang dala niya upang makabalik sa Bat-Ongan. Makalipas ang ilang araw, bumalik nga itong si Mateo sa lugar ng lola ko. Gulat na gulat itong lola ko dahil sa nakita niya itong si Mateo. Agad naman nila itong pinapasok at tinanong ng tinanong. Halos hindi maubusan ng katanungan ang pamilya ng lola ko. Hanggang sa sinalaysay na nga ni Mateo ang mga nangyari sa kanya. Pahingi ho ng tubig. Uhaw na uhaw ho ako. Wika ni Mateo pagkatapos nitong magkwento. Hindi na nakaimik ang pamilya ng lola ko at binigyan na lang ito ng tubig. Kumusta pala kayo dito? Tanong ni Mateo. Ayos naman kami. Pautal-utal na sagot ng ama ng lola ko. Hanggang sa umalis din itong si Mateo matapos niyang iligpit ang kanyang mga gamit. Yung iba niyang gamit ay hindi na mapakinabangan. Mabuti namang hindi naisipan ng pamilya nitong lola ko na itapon ang lahat ng gamit niya rito. Hindi naman kasi sila nag-isip na tatakasan sila ni Mateo. Matapos nun, ay umalis na itong si Mateo na nagmamadali pa. Isang linggo ang lumipas at naging matiwasay naman ang pamumuhay ng lola ko. Masunurin kasi ito sa kanyang mga magulang, kaya hindi yon napapagalitan. Hanggang sa merong dumating na balita sa kanilang baryo na may natagpuang isang bangkay ng tao sa loob ng kuweba. Agara ng pagpunta dito ng pamilya ng lola ko upang malaman kung sino ang bangkay na yon. Hindi na kasi matukoy ng mga tao ang buong itsura nito dahil sa napakatagal na nitong patay. Di naman umaasa ang pamilya nitong lola ko na makakatulong sila. Dahil nga sa wala naman silang kakilala na nakita nilang pumunta sa lugar na yon noong nakaraang mahal na araw. Bale makikiusyoso lang talaga ang mga ito sa ganap doon sa kuweba ng Bat-Ongan. Pagpunta dito ng pamilya ng lola ko, hinanap pa nila kung nasaan ang labi ng namatay roon. Napakaraming tao sa loob ng kuweba na animoy may piyestahan roon. Hindi nga mahulugan ng karayom dahil sa dami ng mga tao. Kaya ang ginawa nila, hinintay na lang nila na merong maglabas ng bangkay. Hanggang sa nailabas na nga ang bangkay
at tinanggal na ang telang ibinalot dito upang kung sakali mang may makakilala sa bangkay ay matutukoy kaagad doon palang mismo sa lugar. Pagtanggal ng balot ng bangkay ay biglang napasigaw ang pamilya ng lola ko. Hala! Diyos ko! Wika ng tatay ng lola ko. Di yun narinig ng karamihan dahil sa napakaingay nga doon. Binalutan na ulit ito at dinala na sa punerarya. Gulat na gulat ang pamilya ng lola ko dahil sa kanilang nasaksihan nung mga oras na yun. Ang nakita nilang bangkay ay ang mismong katawan ni Mateo. Alam na alam nilang si Mateo yun dahil sa damit nitong kulay pula at maong na may punit sa may bulsa. Nandun din ang kwintas nitong malaki at saktong-sakto talaga ang bangkay sa katauhan nito. Grabe ang palaisipan na bumalot sa pamilya ng lola ko noong mga panahong yun. Halos hindi sila makakain dahil sa kanilang naranasan. Isipin nyo, kumuha pa ng gamit ang taong yun. Tapos patay na pala doon sa mismong kuweba. 2 taon na ang nakalipas. Kahit sino naman ay magugulat talaga kapag mangyari ito sa inyo. Hanggang sa lumipas ang panahon at tuluyan ang naibaon sa limot ang pangyayaring yon sa kanilang lugar. Magpahanggang sa ngayon ay nanatiling palaisipan sa pamilya ko ang mga kaganapang nangyari sa dati nilang kakilala na si Mateo at maging usap-usapan sa lugar nila na ang pinasok na lugar nito ni Mateo ay isang gubat ng biringan. Okay, opinyon ko sa kwento. Nakakalungkot lang na namatay itong si Mateo, no? Pero ang malupit, yung kaluluwa niya nakapagkwento sa kapatid ng lola ko. Yun yung malupit doon, 'di ba? Kung pagbabasihan natin yung buong takbo ng kwento. Ang galing lang na ikwento niya pa yon yung kung ano yung naranasan niya, yung nag-skip siya ng 2 taon. Pero lahat sila, maging si Mateo, hindi alam na kaluluwa na lang siya. Grabe, kinilabutan ako ron, lalo na dun sa dulo na part na matagal na palang bangkay si Mateo na nandun sa kuweba. Tapos isipin nyo, pabalik-balik na may mga tao ron sa kuweba pero hindi nakikita yung bangkay niya. Nakita lang yung bangkay niya nung nakabalik yung kaluluwa niya para bumalik ulit doon sa kuweba. Grabe, sobrang tindi nung twist. Ganda, sobrang ganda ng kwento na to. Pero alam nyo ba, meron tayong patunay dyan. Ipapakita ko sa inyo kung anong itsura nung bundok. Hindi lang picture, meron pa tayong video. Panoorin nyo hanggang dulo ng video. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.